Alamin natin ang update sa search and rescue operation sa nawawalang Cessna plane at ang inspeksyon ng mga senador sa air traffic management system with Captain Edgardo Diaz, Deputy Director General for Operations ng CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. Kapitan o Captain Diaz, magandang araw po. Magandang araw po. Yes. Captain, this is Aljo Bentijo of PTV. Ano pong update sa search and rescue operations po ng CAAP, sir, sa nawawalang Cessna plane sa Isabela, bandang Isabela? Ilang araw na po ang sinasagawang pag-anak? Ngayon po, no, ang ating pong pag-search doon, kasama po natin ang mga military at mga other civic organization, lalo na po yung mga local government doon, ay kasalukuyan pong nagpapatuloy, no? Nagsimula pa po ito noong January 24. So, hanggang ngayon po ay nakakailang araw na po. Hindi pa po natin napatagpuan ito. Hanggang kailan po isasagawa ang search and rescue operations? Ang ating pong patakaran sa ganyan, sumusunod po tayo sa regulasyon ng International Civil Aviation Organization, yung ICAO po. Ang search po ay magpapatuloy hanggang sa i-declare na po yan ng mismo search, no, ang ating mga nabanggit ko kanina. Kapag po sila ay nagkaroon ng official pronouncement na itinitigil na nila ang search, doon po natin yan pwede palang i-declare at i-see. So sa ngayon po, patuloy yan hanggat hindi po nila dine-declare na tine-terminate na nila officially ang search, ay magpapatuloy po yan. Anong mga ahensya pa po ang nakikipagtulungan sa CAAP sa pag-anap po ng nawawalang eroplano? Marami po. Ang mga naandyan po ay yung ating mga Philippine Air Force, ang ating pong Philippine Coast Guard, ang mga local government po dyan sa area na yan ng Isabela, ganyan po sa Masatapo. May mga ano pa po, iba't ibang mga Philippine Army, kasama rin po sila dyan, at iba pa pong mga volunteer groups. Sa ibang usapin, kumusta ang naging inspeksyon, opo, ng mga senador sa mga fasilidad ng CAAP? Ano po ang naging assessment ng mga mambabatas? Maayos po naman yung kanilang pagpunta sa CAAT dito po sa amin. Maganda po naman ang ginawang pagpapaliwanag ng ating Director General, no? 6 na senador po ang dumating. Nagsimula po ang pagbisita ng mga facilities mga alauna po ng hapon. At yan po ay talagang ginawa po at they took time sa pagbisita po sa facilities natin. Dinala po sila doon sa ating power plant. Tinignan po nila ang ating UPS, yung ADR, pagi po doon sa mga communication equipment area po natin, no? Yung mga area na kung saan po ang circuit breaker ay pinalitan. At yung iba't iba pa pong mga critical equipment doon. Nakarating din po sila doon sa area kung saan po nakita nila yung buong control center ng ating CNS ATM. Nakita po nila na ang mga tao natin doon ay nakapwesto at nagko-control live ng traffic. At maganda po, nagkaroon ng maraming katanungan at nasagot naman po ng ating mga kasamahan. Sa masasabi ko po, ang kabuuan po ng kanilang bisita ay talagang naintindihan po nila at na-appreciate, nalaman po nila kung ano ang mga bagay na pang-araw-araw na tumatakbo dyan sa ating power plant at dyan sa ating control area, kapupuan ng CNS ATM.
Maayos naman po ang kinalabasan. Tinignan po nila yung ating ADR na sinasabi pong hindi pa na ibabalik ang kanyang serbisyo magmula pa noong August. Ano po? Yan po ay kasalukuyan nating pinapagawa. At yan po ay sisimulan na sa lalong madaling panahon. February 9 po yung sinabi natin sa ating mga senador na siya pong magiging simulan ng troubleshooting niyan. Nang nauukol po yan sa programa na aming napagkasunduan sa talagang provider po nila. Sinabi ni Senator Grace Paul na gusto niyang isulong yung pong panukalang lilika sa National Transport Safety Board na maaring mag-imbestiga o tumingin sa transportation-related incidents. Ano po ang masasabi ng KAAP dito? Maganda po yan. Kami po'y sumasang-ayon doon at actually po, yan din po ang aming matulak. Sapagkat hindi lang po yan mas maganda para sa kabuuan ng safety ng ating mga airline industry, kundi po yan din ang requirement ng International Civil Aviation Organization. Kaya po, magpauna pa, may matagal na pong panahon na yan po inihitin natin na magawa po sana, mabuo po sana yan, yung body na yan. Okay, so ano po ang update sa isinasagawang investigation sa technical glitch naman sa palipara noong Enero a 1, January 1. Kailan po inaasang ilalabas ang resulta? Yan po inaasahan natin lumabas sa 15 ng buwang ito. Yan po ang sinabi sa atin ng DICT at yung kanila pong arm na nag-iimbestiga dito na pinorm ng ating Secretary Independent of CAAT, no? Ito pong kanilang ginawang grupo ay sinasabi na lalabas po ang kanilang report ng 15th of this month. Mensahe o paalala na lang, Captain Diaz, sa ating pong mga kababayan? Ang masasabi po natin sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga manlalakbay na panghimpapawid, ang ating pong Civil Aviation Authority of the Philippines sa pangunguna po ng aming Director General ay ginagawa ang lahat para po masiguro natin ang kaligtasan ng lahat ng mga mananakay. Yan po ang aming sinumpaan, yan po ang aming gagawin at yan po ang ating patutunguhan. Maraming salamat sa inyong panahon, KAAP Deputy Director General for Operations, Captain Edgardo Diaz.